siya ay man lilikha. Amen! Palakpakan natin si Lord. At ang sabi ng Biblia, in the beginning, Lord, bumapatungkol kay Jesus, you laid the foundations of the earth and the heavens are the work of your hands. They will perish. Tumingin ka riyan, langit yan. Yan ay maglalaho, sabi ng Bible. Ang daigdig ay maglalaho, pero si Jesus na Diyos ay mananatili magpakailan, kailanpaman. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Lord. Hallelujah! Ituloy natin ang pagbasa. Okay, ah, nakailang mikropono na ako, ha? Praise God. Hallelujah. Umina naman yata ito. Lakasan mo ng konti. Yan. Thank you, Lord. Marami pong salamat. You will roll up them up like a robe, like a garment that will be changed. But you remain the same and your years will never end. Alam mo kung hindi tunay na Diyos si Jesus, alam mo may hangganan siya. Pero si Jesus ay walang hangganan, mga minamahal. Dahil si Jesus ay walang hangganan, ang ating pakikipagkaibigan sa Kanya at ang pakikipagkaibigan sa atin ng Diyos ay walang hangganan. Naunawaan ninyo, palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, bago tayong magwakas, magwawakas na ho tayo, ilagay natin sa ating puso, meron tayong matalik na kaibigan. Siya ay Diyos mismo na nagkatawang tao, ang pangalan niya ay si Jesus. Amen? At ituloy natin ang pagbasa, mga minamahal, anong sabi ganoon sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse 9. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned him with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Ang liwanag. Okay, ang tanong ay ito, lingkod ng Diyos, bakit nagkatawang tao si Jesus? Number one, para mamatay. Mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang maging tagapagligtas natin, upang hindi tayo pumunta sa impyerno. Kasi kung hindi mamamatay si Kristo, tayong lahat ay pupunta sa impyerno. So salamat sa Diyos kung bakit nagkatawang tao si Jesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y maligtas at sa araw at oras ng ating kamatayan, tayo ay pumasok ng kalangitan. Nakikinig pa ho ba tayo? Ilan ang namatay sa bagyong San Pablo? Ang makailan lang habang pinapangaral ko ito, ilang buwan lang o linggo lang ang nakanilipas, ang bagyong Pablo ay maraming pinatay. Ilan ang pinatay? More than 1,000. Sa more than 1,000 na ito, ready ba sila? Hindi. Pinag-pray ba nila ang kanilang kamatayan? Hindi. But all of a sudden, namatay sila. Ang tanong ay ito, saan sila napunta ngayon? At merong nakapagsabi sa akin na isang pastor, sabi niya sa akin, Pastor Ricky, bago yung bagyong iyon ng Pablo, doon sa lugar na iyon, ay namigay kami ng tracts. At kung binasa nila ang tracts, at sinusinundan nila ang prayer doon sa tracts, bago sila namatay, sila ay naligtas. Kaya napakahalaga ng pamimigay ng tracts at huwag nating maliitin ang pamimigay ng tracts at ang pag-i-evangelize. Sapagkat pag ang tao biglang namatay at nakatanggap siya kay Kristo bilang Lord God Savior ng kanyang buhay, pasok siya ng langit. Isipin mo isang bagyong San Pablo, more than 1,000 ang namatay just sa Pablo, a typhoon Pablo alone. No? Maraming namatay. Ito ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus. Upang sa ating kamatayan, huwag tayong mapunta sa impyerno, bagkus tayo ay pumasok ng kalangitan pagkatapos ng ating kamatayan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang sabing ganoon ng Hebrews 2:14-18, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. Ang liwanag, oh.
Yamang tayong mga tao, tayong mga nilikha ng Diyos, mga tunay na mga anak ng Diyos na nagpakaligaw-ligaw ng landas na naging prodigal sons and daughters, tayo raw ay may mga buto at laman. Ang ginawa ng Diyos, siya rin mismo ay nagaroon ng buto at laman, nagkatawang tao siya. Ang Diyos ay Espiritu, John 4:24. Pero, sa laki ng pagmamahal niya sa atin, John 3:16, ang Diyos ay nagkatawang tao. Isipin mo yun. Sa laki ng pagmamahal niya sa atin, nagkatawang tao ang Diyos. Parang mga ibon. Yung mga ibon, ang tindi ng bagyo. Ang ginawa ng mga ibon, kung sila ay lilipad pa ng malayo, baka mamatay pa sila para magpahingalay, magtago sa mga pugad nila, sa mga puno-puno. O kahit na walang pugad, sa mga puno-puno. Ang ginawa nila, nakikisilong na lang sila sa loob ng bahay ng mga tao. So ang ginawa ng mga ibon, bigla silang pumasok sa bintana ng isang malaking bahay. Naunawaan ninyo ang kwento ko? Merong super typhoon. May mga ibon, mamamatay sila. Kung lilipad ng malayo para umanap ng puno, eh mamamatay na sila. Ang ginawa nila, sama-sama sila, pumasok sila sa bintana ng isang malaking bahay. Pagpasok nila, bigla silang nagbagsakan. Tayo na naman sila, lipad na naman sila. Pasok ulit sila sa bintana, bagsak na naman sila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila alam may salamin ang bintana. Kahit nga tayong tao, kung magkaminsan, akala natin na walang salamin, nauuntog tayo, di ba? Yes. Minsan, sa akin, nangyayari yan eh. Sa mga mall, akala ko walang salamin. Oh! May nakakita ba? Sana wala. Di ba? So tayo nga tao, minsan nakakamali. Ibon pa kaya? Kaya yung ibon, pagpasok sa bintana, sa malaking bahay, nagsipagbagsakan. Oh, tayo na naman sa lilipad na naman, pasok ulit. Palay ang ganun nila, hindi sila makapasok kasi nga may salamin ang bintana. Ang ginawa nung isang may-ari ng bahay, lumabas siya. Sabi niya, mga ibon, huwag kayong dumaan dyan sa bintana kasi hindi nabubuksan yan. Salamin talaga yan. Binuksan niya yung pintuan. Dito kayo dumaan, dito kayo pumasok. Eh mga ibon, hindi siya maintindihan. Sabi ng mga ibon, tweet. Nagbubulungan yung mga ibon. Sabi, anong sinasabi nun? Hindi nila maintindihan, mga ibon. Bintana, hindi kayo makakapasok dyan, hindi nagbubuksan yan, may salamin talaga yan. Binuksan niya nga yung pintuan, malaki, dito kayo pumasok, sumilong kayo rito. Bibigyan ko pa kayo ng patoka. Eh hindi siya maintindihan ng mga ibon. Sabi ng mga ibon, tweet. Sabi ng mga ibon, nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, kasi ang ililigtas niya ay tao. Amen? Kung ililigtas niya sa pagpunta sa impyerno ay pusa, magsasapusa siya. Kung ang ililigtas niya sa pagpunta sa impyerno ay unggoy, magsasaunggoy siya. Kaya nga ang unggoy, hindi tao yun at ang tao hindi nagmula sa unggoy. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang unggoy yan at papayag na galing sa unggoy yan. So mga minamahal, kung bakit nagkatawang tao ang Diyos? Dahil mahal ng Diyos ang mga tao at ang ililigtas niya para pumasok ng langit ay mga tao. Amen? Malakpakan natin ang Panginoon! Narinig ninyo kung kayo hindi na late kanina, narinig yung patotoo ni Sister Oli. Tinaningan ng doktor yung buhay niya. Pero hanggang ngayon, buhay pa siya. At ang taba pa. Ang lusog-lusog. Di ba? Pinataba pa ni Lord, sumobra pa. May taning na yan. Pero pinagaling ng Diyos, pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay ating tunay at matalik na kaibigan. Amen. Glory to God. No. So ituloy natin ang pagbasa, mga minamahal.
Anong sabing ganoon? Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity so that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Tuloy natin ang pagbasa. For surely, it is not angels He helps, but Abraham's descendants. For this reason, He had to be made like them. Yun. Ang sabi ng Biblia, nagkatawang tao ang Diyos. Eh alam niyo yung mga religion, yung mga pinuno ng religion na ang pinapangaral sa atin, pinapaniwala tayo na si Jesus ay tao lamang, anak lamang ng Diyos o propeta lamang, hindi nila binabasa yan kasi baka matuklasan ninyo. Kung ano-anong doktrina, kung ano-anong aral, kung ano-anong history ang tinuturo sa atin, pero yung katotohanan yan, hindi nila babasahin yan kasi mabubuko sila at malalaman natin na si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Fully human in every way in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God and that he might make atonement for the sins of the people. Ayun. Ang ibig sabihin ng atonement, siya yung naging kabayaran. Pakisabi kabayaran. Sa madaling salita, ransom. Alam niyo yung ransom? Kunyari, kinidnap ka ng abo sayap. Ipapatubos ka ng $1 million. Ang tawag sa $1 million ay ransom o ransom. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung ano yung pronunciation mo, bahala ka na. Pares lang ng spelling yun. Taliwanag po ba? No? So, magiging ransom ka, magiging pantubos ka. Yung $1 million, magiging ransom money or pantubos. So, tayong lahat ay patungo ng impyerno at ang pinantubos sa atin sa pagpunta sa impyerno ay walang iba kung hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya nagkatawang tao para mapatay sa krus ng Kalbaryo, para tayo tubusin at tayong lahat ay pumasok ng langit. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Yun. Nung nagkatawang tao si Jesus, ito na po akong magwawakas. Nung nagkatawang tao si Jesus, lahat ng kalikasan ng tao ay nasa Kanya. Hindi siya nandaya. Hindi. Ang ginawa ng Diyos, I do not know how the Lord did it, pero ang Diyos ay nagkatawang tao at sa Kanyang pagiging tao, nagkaroon siya ng butot balat, pansamantala, nagkaroon siya ng mga magulang pansamantala lang, hindi niya tunay na magulang si Jose, hindi niya tunay na magulang si Maria, at merong mga anak si Maria at si Jose, sila Santiago, sila Judas, at ang marami pang mga kapatid niyang mga babae at mga lalaki, hindi alam ito ng marami, hindi tinuturo ng mga relihiyon o ng relihiyon na si Maria at saka si Jose ay may mga anak. Hindi tinuturo, pero may mga anak si Jose at saka si Maria. Kaya si Jesus, pansamantalang nagkaroon ng kapatid sa laman at nagkaroon ng magulang pansamantala sa mundong ibabaw na ito. Pero hindi siya tunay na tao, siya ay tunay na Diyos. At nung oras na iyon, siya ay nagkatawang tao. Pakisabi, nagkatawang tao. Sa kanyang pagiging tao, talagang lahat ng kalikasan ng tao nasa kanya. Nagutom siya, natulog siya, lahat ng nararanasan ng tao, nararanasan niya. May tao pa ho ba? Nararanasan niya. Bakit? O, dito na ako magwawakas. Bakit kinakailangan ng magkatawang tao si Jesus? Number one, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi siya magkatawang tao, hindi mamamatay sa krus sa Kalbaryo, hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan. He became a ransom for us. Naging pagtubos siya para sa atin. Pangalawang reason kung bakit siya nagkatawang tao ay para maranasan niya kung ano yung buhay ng tao. Alam mo ba, hindi ka matutulungan
ng sino paman kapag hindi niya naranasan ang naranasan mo at hindi niya naramdaman ang naramdaman mo. Tama ba o mali? Yes. Kunyari, ako, hindi naman ako naging bakla. Bakla ka. Hindi kita ganong matutulungan ng lubos kasi hindi ko naman alam kung paano maging bakla. Kunyari, tomboy ka, hindi naman ako tomboy. Hindi kita matutulungan ng lubos kasi hindi naman ako naging tomboy. Tama po ba? Tama po ba? Ibig sabihin, kung hindi naging tao si Jesus, ay hindi niya tayo matutulungan ng lubos. Nung nakatawang tao siya, lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, tukso, naranasan niya. Kaya, sa lahat ng dinadanas mo ngayon, pwedeng-pwede at kaya kanyang tulungan. Naunawaan ninyo ako? Kalapitin mo yung mga katabi mo, gets mo ba? Nung nagkatawang tao siya, naranasan niya mamuhay ng tao. Naranasan niya. Alam niya kung paanong tuksohin. Alam niya kung paanong subukin. Alam niya kung paanong magkaroon ng problema. Alam niya kung paano magkaroon ng sakit at karamdaman. Nagkaroon ba siya ng sakit? Nagkaroon ba siya ng karamdaman? Oo! Sinuntok siya, binugbog siya, dinuraan siya, inalimura siya, sinipa siya, pinaluhod siya, nilagyan ng koron ng tinig, pinako sa krus, inulo sa tagiliran, hinampas ng mga natigumpakan. Mga hirap at pasakit, naranasan niya, problema, pagsubok, tukso, laban ng buhay, naranasan niyang lahat yan. At kung bakit niya hinayaang ito'y maranasan, dahil alam niya, bilang tao, daranas ka ng maraming tukso, problema, laban ng buhay, at sa paglapit mo sa kanya, bilang isang tunay na kaibigan mo, ikaw ay siguradong kayang-kaya niyang tulungan. Napakadakila ng Diyos. Hindi lang siya nanatiling Diyos sa langit. Nagkatawang tao siya, mga minamahal, upang sa kanyang pagiging tao ay iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lamang yun, mga minamahal. Sa kanyang pagiging tao, hallelujah, ay naranasan niya ang problema, pagsubok, laban ng buhay. At sa mga naranasan niyang ito, ay pinapakita sa atin, dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan, na anumang problema, pagsubok, laban ng buhay na ating dinadanas ngayon, handa tayong tulungan ng ating Panginoon diyan. Nakikinig pa ho ba kayo? At gusto kong sabihin sa inyong lahat, hindi ako tinatamaan eh, nakatago eh. Sayang, sayang. Ayan. Ano lang saglit lang. Yan, salamat. Yan, praise God. Whew, ang lamig, nilamigan na ako, salamat. Kanina, iniinitan ako eh. Nakakahalata na ako, hindi pala ako tinatamaan. Praise God. So, naunawaan ninyo ako, bago ako magwakas sa oras na ito, meron kang tunay na kaibigan at ang tunay na kaibigan si Jesus at siya ay Diyos at nagatawang tao. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas, para pumasok tayo ng langit. Nakita mo, sabi ni Brother Eric, kukonti ang nakakaalam niyan, si Brother Eric ay mabisyo at addict. Siya ay addict ng marijuana. At si Sister Evelyn, nung unang panahon, hindi niya type. Binuntis niya lang. Pero ngayon, Sister Evelyn, type na type niya. Sobrang type niya. Amen? Palakpa kayo riyan. Pero unang-unang panahon, hindi niya type si Evelyn. Binuntis niya lang. Actually, wala naman siyang planong buntisin ito eh. Tinabihan niya lang. Eh, hindi sinasadya na buntis. Eh, well, hindi niya type si Evelyn. Ang gagawin niya, pagkaanak ni Evelyn, yung anak, itatakas niya, tatakasan si Evelyn. Pero hindi ganun ang nangyari. Amen? Isang Bible study sa Stanford, kinakanta ko noon na isang Bible study sa Stanford, Street Cubao, Quezon City, naka-attend si Brother Eric.
Akalain mo, hindi mo akalain na gaganyan-ganyan papayat pa yan si Brother Eric, pilyo pala sa babae yan. Nung unang panahon yun. Kaya wala sa laki ng katawan, uliit ng katawan yan eh. Wala sa figura yan eh. Minsan ang pagiging malikot sa babae, nasa pagiging malikot yan eh. Kaya akalain mo si Eric pala eh. Ang gagawin lang pala niya eh, mangsisiping lang pala sa babae. Wala namang plano palang pakasalan. Eh hindi siya nasadya, nabuntis. Eh ang saklap, pagpagat panganak ni Evelyn, kukunin niya si Joy-Joy, itatakas niya. Eh naka-attend siya ng Bible study. Nagising siya na pag-isip-isip niya, mali pala iyon. Hindi niya pala dapat binubuntis ang mga gusto niyang buntisin. At pagkatapos ay tatakasan. At ang masakla, pati anak itatakas. Dahil sa Bible study, dahil sa aral ni Jesucristo, na bago ang buhay ni Brother Eric. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung meron ditong nambubuntis at mahilig mambuntis at hindi naman papakasalan ang mga binubuntis, at kung meron ditong mga nagsasama ng hindi kasal at panay ang pagbubuntis at panay ang nambubuntis, tularan si Brother Eric. Matapos makarinig si Brother Eric ng tunay na aral ni Jesus, nagpakasal sila ni Evelyn. Para sa inyong kaalaman, si Brother Eric noon, mas bata yan kaysa kay Evelyn. Wala pala sa edad ang pagiging pilyo. Wala pala. Kaya ang nangyari, dahil ang mga magulang niya na sa Iloilo, inayos ko yung kasal nila, ako yung tumayong tatay ni Brother Eric. Para lang maayos ang kanilang kasal. Amen? Kaya kung kayo riyan ay hindi pa nagpapakasal, pwede akong tumayong tatay ninyo, matuloy lang ang inyong kasalan. Amen? At sagot ko na rin ang handa ninyo. Promise! Ang handa ninyong toothpick at tissue paper o napkin, ako na ang sasagot. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Matuloy lang yung kasalan ninyo. Glory to God. So sama din salita po mga minamahal, kung bakit nagatawang tao sa Jesucristo ay para sabihin sa atin bilang tao, anuman ang kalagayan mo ngayon, handa kanyang damayan. Hindi lang ngayon, handa kanyang damayan habang nabubuhay ka. Naiintindihan ka niya, naunawaan ka niya, handa ka niyang damayan habang nabubuhay ka. Handa ka niyang damayan ngayon at patuloy ka niyang damayan habang nabubuhay ka. Ibig sabihin ng Jesus, our best friend forever, siya ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, tunay nating kaibigan, at handa kang damayan habang nabubuhay ka. Hina ng palakpak natin. Sino ang may problema ngayon? Taas ang kamay. Sino ang magkakaroon ng problema next week? Hindi natin alam. Next month. Ang problema, hindi natatapos. Tama? Ang pagsubok, ang laban ng buhay, hindi yan natatapos. So ang ibig sabihin ng Jesus, our best friend forever, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ito at magkakaroon tayo ng mga sakit, problema, pagsubok, laban ng buhay, takbuhan mo lang si Jesus at ikaw ay kanyang dadamayan. At mga minamahal, kahit na hindi ka tumakbo kay Jesus para humingi ng tulong sa ayaw mo sa gusto, tutulungan ka talaga niya dahil ikaw ang tunay niyang kaibigan at siya ay tunay mong kaibigan. Naunawaan mo man ninyo ako? Sa bago ako magwakas, ulitin mo na lang ito kasi baka makalimutan nyo ito eh. Ang tunay na kaibigan, hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan. Amen? Matthew 28 verse 20. Tingnan natin. And teaching them to obey every
everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang liwanag ng sinabi ni Jesus, habang ang daigdig ay daigdig, kasama ninyo ako. Hallelujah! Alam mo, hindi ko maipapangako, kahit na ipangako ko, baka isang araw pumalya ako, na ako ay tunay mong kaibigan habang buhay.